grabe, na-miss ko to. Ang tagal ko kasi hindi nakapag-film dito sa studio dahil ang daming ganap. And medyo nakakaloka kasi 2020 pa lang, parang sasabog na yung utak ko sa dami ng nangyayari ngayon. For today's video, ang dami sa inyo nagre-request na gumawa ako ng graduation makeup look. Let's do another one. And for today's look is lahat ng gagamitin ko is from drugstore. So lahat ng products na imi-mention ko at kung saan nyo sila mabibili ay ilalagay ko sa description box. So i-check nyo na lang siya. To prep my skin mga kabesi is gagamitin ko tong Tomato Glass Skin na Soothing Gel Lotion kasi gusto ko na medyo glowy ng konti. Pero hindi oily, tignan yung aking face. So, eto guys, okay siyang soothing gel. So, I also use this for the body. And konti lang ginagamit ko, ganyan lang. One tip ko sa inyo guys is umiwas kayo sa mga SPF makeup, ha? Graduation picture yon or graduation nyo and may mga flash. And baka magkaroon ng white cast. So, ngayon tapos na akong i-prep ang aking skin. You have options namin eh. Pwede kang magpa-makeup. Pwede ikaw mag-makeup sa sarili mo. If I were you at pagpapa-makeup ka, magdala ka ng sariling makeup tool. Bago ang lahat mga kabesi, you want your makeup to last long. Kapag graduation, ang tagal mo maghihintay, for example kami, no high school kami, from section A to section X plus SSC kami, ang tagal ang hihintay mo, so syempre dapat hulas proof ang makeup mo. Ayaw mong magmukha kang pinagpretuhan ng kwek-kwek sa mga picture. So, as much as possible, umiwas tayo sa mga nakaka-oil up na product kasi nga matagal ka maghihintay and you don't want that. Or magdala ka rin ng blotting paper at mag-bake. If you have huge pores, o kaya naman kung meron kang mga areas na yung parang may uka or yung may bako, maganda gumamit ka ng silicone base primer. Etong sa Katidal, this one is 39 pesos nga ba? I forgot, or 69 pesos. Etong smooth blur, labas ko siya nagagamit and medyo paubos na siya. Nakaka-blur talaga siya. Wala naman uka yung face ko, pero may mga areas ako, for example, yung area na to, na ang laki ng pores ko. Kasi yun yung talagang bilog-bilog, kitang-kita. It helps fill in the pores. Pero ito, medyo liquidy siya than the usual. I'm just gonna apply it in this area para talagang smooth ng ating makeup application. Let's now talk about the makeup base. And please do not use makeup base na merong SPF. Kasi again, it's gonna give a white cast sa picture. So what I could recommend, na affordable na foundation. Pero again, if you have oily skin, make sure na mag-bake ka and use mattifying product. So I have here si Ever Belena na All Day Liquid Foundation. So I'm in the shade Oriental. So itong foundation na to guys is sobrang ganda ng coverage. Syempre gusto din natin na parang medyo plakado tayo, pero not in a sense na mukha ka namang bangkay best, yung sobrang kapal ng foundation. So, ang maganda sa kanya, it has full coverage but it gives off a natural finish. So oil control lang yung medyo taglid ako dito, pero the rest is really good for me. So yung shade ko dito is Oriental. And don't forget the neck mga kabesi, no? Alam kong toga is V siya, pa V siya, diba? Mukha naman nakaluto yung ulo mo sa grad pic ko, no? So there you go mga kabesi, that is the coverage. So I'm just gonna finish the other side and I'll be back. So ayan ang mga kabesi, ang ating makeup base. We want to brighten our under eye area para pagtakpan ang mga puyatan dahil sa thesis at sa mga kagrupo mong hindi cooperative, char. May hugot. Anyway, so for my concealer, I will be using the LA Girl Pro Conceal. I'm in the shade Creamy Beige. Kapag may mga areas ka na under eye mo na sobrang dark na, make sure na gumamit ka na ng color corrector kasi hindi nagagana dyan ang concealer. Mag-gray lang siya. Highlight also this area, aking chin. By the way guys, this one is expensive to be honest. Medyo mahal siya pag binili nyo sa mall. So I suggest pwede nyong bilhin to sa Shopee kasi mas mura siya sa Shopee. Maglalagay na rin ako sa eyelids ko guys kasi gagamitin na rin natin siyang eyeshadow primer para mas maging visible yung ating eyeshadow. Isasabay na rin natin mga kabesi, no? I have here a contour stick. This one is from Bench Beauty. 199 pesos lang siya. And I super like this contour product. I mean, it's not too warm. It's not too cool. Kumbaga, saktong-sakto lang siya. Later on, maglalagay din tayo ng powder contour. I'm gonna use the Michelle D Basics na brush. And by the way guys ha, if naghahanap ka ng sulit din na brush, tatlo yung brush na marirecommend ko sa inyo. One is the Foo One na brush. And then another one is yung Einclutz brushes. And then yung face brushes ng Michelle D Basics. It's, for me, those three brushes are worth the purchase. Natuwa ako sa brush na to kasi nagagamit ko siya for concealer. For the contour guys, I will be using itong Foo One na manipis na brush. And I'm just gonna blend the cream contour. So medyo lightly guys, medyo parang paikot lang ng konti. And also here, make sure na if you are blending the contour guys,
hanggang hairline. Para hindi naman mukhang nakalutang yung contour mo, besh. Okay, so there you go, guys. May base na tayo. As in, total, halos kumpleto na yung base natin with the contour as well. So, what we will do next is ibibake natin yung ating under eye area at ang ating T-zone dahil ito yung area na palaging nag-oil up. So, to bake my under eye, I will be using the Nichido na final powder in Creamy Glow. Hindi ko alam kung nagtaas na ng presyo to, pero 150 ko siya nabili dati. I will just get a sponge, a small sponge. Pero kung meron ka malaking sponge, okay lang yan. So, I'm just gonna bake my under eye area. Ito kasi yung area na madalas nag-crease and at the same time, we want to brighten the area para maganda siya sa picture. Good thing wala tong SPF, so pwede mo siya talagang gamitin. I'm just gonna set the other parts nitong aking cheek area with a translucent powder. So, I have here yung Katydal na Oil Control Film Pack. Guys, 149 pesos lang to, pero meron silang mas malaking version, which is more expensive. 399 ata. Pero itong maliit na 4.5 grams, which is not bad and travel-friendly. 149 lang siya. And meron na rin siyang mirror. Tsaka maganda, guys, gumamit kayo ng translucent powder kasi it's not gonna affect the shade of your base. Ito na rin yung gagamitin kong pang-set dito sa aking eye area. Okay, now let's proceed with the brows habang hinatay natin siyang mag-bake. And for the brows, I have here si Ever Bilena Advanced na Fine Brow Liner. I'm in the shade Lily. I suggest, guys, if medyo hirap ka sa pagkikilay, is magpa-shape ka na ng kilay mo or magpa-thread ka na para at least may kurba na siya, hindi ka na ganun kamahihirapan. Kasi kapag walang shape yung kilay mo, medyo mag-struggle ka. And we want to look our best sa ating grad pic. So, minsan ka lang ka-graduate, at least kumuha ka ng master's degree or doctorate degree or kung anumang degree pa yan. Okay, so I'm just gonna line up yung ilalim and then I'm just gonna fill in yung mga areas na may mga gap. This formula is really good for beginners. So, gamitin nyo lang yung spoolie to blend the product and remove the excess. And okay din yung medyo nakataas ng ganyan para mas natural looking yung kilay nyo. If you want an eyebrow mascara, meron magandang eyebrow mascara si Essence and 279 pesos lang siya. Ito yung Essence na Make Me Brow Gel Mascara. May mga tao na nagsasabi na dupe daw to nung Glossier na Brow Boss. Bayon, hindi ko maalala. Pero ayan, if you want your brows to last longer and para mas magmukha siyang medyo bushy, you can use this. Or you can use just a clear mascara. Meron sa Daiso and meron din si, I think, Ever Bilena Advanced. Okay, so after our brows, let's now proceed sa ating eyeshadow. Gagamitin ko itong Ever Bilena na Rich Palette. Sobrang ganda ng pigmentation nito. And at the same time, ito yung may mga shade na, alam mo yun, warm, neutral, na bagay siya pang everyday makeup look. Although you can still create day to night, may black sila, may pang smoke out. Overall, guys, maganda yung shade range niya. So, for my base color, mga kabesi, is gagamitin ko lang itong shade na ito. Yung parang medyo may pagka-peach. So, I'm just gonna apply it, guys, all over my crease area. Ayan. Para lang meron tayong base color. Ang i-recommend ko sa inyong color combination when it comes to grad pick, kung gusto nyo na mukhang fresh or mukhang natural. Pero of course, if you wanna go bold, go for it. I would recommend something peach, pink, or brown. Medyo neutral, pero may konti siyang pagka-smoke out in a sense na magbibigay siya ng depth sa eyes mo. Now that we have a base color, let's go a little deeper ng kaunti. And for that shade, guys, I will be using this shade. Wala kasi siyang shade name eh, so I'm sorry, ito siya. And I'm just gonna be using the same brush kasi since lighter laman yung shade na ginamit natin for the base. Now, mga kabesi, get a smaller na medyo angled na blending brush and we will use this shade, ito. Ayoko mag-black kasi I think that's too dark. So, I will be using itong deeper shade, itong cool tone brown and I'll get a small amount lang ng product. Apply it dito lang sa area na to. Do not go overboard with this one. We just want to add depth. And when you are blending darker shades, guys, ng product, make sure na light-handed ka lang. Do not be like, very light-handed lang dapat tayo. Nakita nyo, guys, yung depth na binigay nitong darker shade compared dito sa ating left eye, di ba? Parang mas, mas fresh ang tignan, mas buhay. Ngayon, guys, kumuha kayo ng malinis na blending brush to make sure na well-blended ang edges at walang harsh line. So, ayan, just use a clean brush just to make sure that the colors are well-blended. Medyo soft glam na tayo ng konti. So, tatlong color lang yung ginamit natin sa palette na yon. For the lower lash line, mga kabesi, you just use the same shade na ginamit natin. So, and just apply it, guys. The lower lash line. And then, you can get a smaller brush and gamitin natin yung dark shade kanina. Lalagay mo lang siya dito sa half lang or dun sa outer lang
para lang mag-meet sila nung dark shade kanina. Next mga kabesi is you can use any shimmer to add in this area. Actually, wala akong makita na local brand na shimmer na yung talagang gustong-gusto ko. So, I have to deviate a little bit. Pero you can go if you like the care line. Kasi yung blight, nakukulangan ako sa shimmer niya. But you can definitely use that. So for today naman guys, ang gagamitin ko is itong eye glitter from APU Cosmetics. This one is a dupe for Stila. And what I like about this is sobrang pack na pack yung shimmer niya. I mean, look at that. Diba? Ang ganda. So what I will do is, ilalagay ko lang to guys dito sa inner half ng ating lids. Mag-eyeliner na tayo. And you can use a dark liquid eyeliner. Just don't go for black. Mga ano lang, mga brown para mas fresh pa rin siyang tignan. And you can also use pencil. So I have here yung Nichido. So what we are gonna do is, itatightline lang natin. Ako kasi parang mas gusto ko pa din yung pencil kapag sa mga grad pic. Kasi kapag something too dark, parang ang overwhelming na niya masyado. So I think you could see naman the difference ng my liner dun sa wala. So mas nagbigay siya ng buhay. So mamaya guys, pagdiligyan natin siya ng falsies, mas buhay siyang tignan. So now that we are done with the eyes mga kabesi, I'm just gonna curl my lashes and apply mascara. I encourage you guys na mag-falsies kayo, to be honest. Or kung kaya nyo magpa-lash extension, go. Kasi iba yung buhay na nabibigay ng lashes, lalo na sa picture. Kasi ang ganda-ganda ako, every time magta-travel ako, hindi pwedeng hindi ako magpapalagay ng extension or magpa-falsies. Kasi ang ganda talaga niya. So for my mascara, I will be using the Squad Cosmetics mascara. To be honest, nagustuhan ko siya, which is hindi ako nag-expect na magugustuhan ko siya kasi sobrang picky ko sa mascara. I mean, sa lahat ng makeup, dito ako pinaka-picky kasi pinaka-ayoko sa lahat yung nagpa-panda eyes ako. And sa Glad King guys, marami actually magandang falsies. Basta huwag kayong pipili na mukhang plastic na lashes. And make sure na long-lasting yung pangkabit nyo ng lashes. So, sandali lang guys. Maglalagay lang ako ng lashes and I'll be back. Hola kabesi! So, I am back. So, na-overbake na po ang ating binake, no? Nakakatawa kasi nag-lunch kami nila Papa and nag-chikahan kami. So, umabot kami ng isang oras. Nakakaloka. And gusto ko ipakilala sa inyo ang ating baby girl, si Coco Chanel. Coco Chanel! Since overbake na nga siya, no, mga kabesi, tanggalin na natin yung natitirang powder sa aking face locks. And for the face, mga kabesi, is mag-start tayo sa contour. So, we will lightly contour pa din kahit na meron tayong contour base para mas mag-lash siya ng mas matagal. So, for my contour, I will be using itong Aura Contour ng Vice Cosmetics in the shade Confirm. Search ko siya sa inyo. Ang gusto ko dito guys kasi very affordable tong contour na to. It's only 145 pesos and minsan nagsisale sila 87 pesos na lang. So nakakaloka. So I'm gonna get an angled contour brush and lightly lang guys. Onti lang yung product na kunin nyo. So mag-start ka dito sa hairline pababa. Actually, yung brush kanina guys, yun din yung pwede nyong gamitin. So diba, nakatipid na kayo. So since tapos naman na tayo sa ibang part, magagamit na natin tong brush na to sa iba pang klaseng product. Make sure you blend it real good. And then mga kabesi, get a smaller brush para naman sa ilong. So, onti lang para lang mas ma-highlight ang ating geelongers. Tayo ay mag-blush. So, kapag magba-blush kayo dito, guys, so, depending on your skin tone, if you have fair skin, medyo, let's go with pink. Pag medyo morena ka naman, maganda medyo warm. So, for the blush, I have here the Detail Makeover na Bloom Matte Blush. This is in the shade Intimate. For morena and fair skin, bagay siya. Ayan. Ang ganda nung color na to. So, ilalagay natin tong blush na to, guys, sa taas na ating contour. So, dito tayo nag-contour kanina. So, sa bandang itaas lang. And medyo light na yung gawin natin, no? Wag naman po tayong mag-drunk blush sa graduation picture. Ano lang, medyo light lang talaga na blush. Yan, dito lang natin siya ilalagay sa apple of the cheeks. There you go. Let's now proceed with the highlighter. And to be honest guys, ang highlighter, malaking ang role niya sa pictures. Kasi this one also gives life. Pero do not apply too much kasi nagmumukha kang sobrang oily naman sa kanya. So, for the highlighter, I love the Ever Bilena Advanced Glow Out Highlighter in the shade Spotlight. For me, this is the perfect dupe ng Wet n Wild na Mega Glow. So, nung hindi na nga cruelty-free ang Wet n Wild Mega Glow, sabi ko,
hanap ako ng dupe. And ito yung nakita kong malapit sa kanya. And this one is really, really nice. And it's very cheap. 199 lang siya for 5 grams. Tapos guys, i-apply nyo lang siya dito sa area nito, sa taas ng blush natin. Pag ganun. And make sure na well-blended siya. Maganda kasi yung pagkakamil nitong highlighter na to. Dahil sobrang fine niya. At hindi niya dinedefine yung patches or yung texture ng skin natin. Dito ka mag-i-start sa area na to. Just don't over-apply, okay? Di bali nang medyo kulang, at least pwede dagdagan kesa naman sa sobrang dami pero mahirapan ka ng bawasan. So, naglalagay tayo ng highlighter at the tip of the nose para magmukha siyang pointed. And then, at the same time, yung dito sa taas, yung bridge. Pero not the whole bridge, but yung upper bridge. Promise guys, huwag niyong kakalimutan yung golden muta. Iba yung epekto ng golden muta, trust me. So, I like to apply it here and a little bit sa lower lash line. Kasi para mga 1/4 ng lower lash line. See the difference? Diba, besh? Iba talaga. Iba ang nagagawa ng golden muta. And then mga kabesi, for the lipstick, I have 2 recommendations sa inyo. So, parehas affordable to. So, I have here yung Care line na bullet type lipstick. And I have here yung Squad na soft matte lipstick. So, yung shade nila medyo similar. So, una, ito si Mood is sobrang nice. It's a warm shade and I suggest you wear something pink or mauve pink ganyan o kaya naman something warm. So, si Squad naman guys, si shade na Courageous, isa to sa pinaka, actually ito yung pinaka magandang shade nila for me eh. May pagka-similar yung shade nila pero more on the pink side, itong si Courageous. So, for this look guys, si Courageous yung aking gagamitin. So, ito yung shade na Courageous guys. And para mas maganda yung pick up niya sa camera, nire-recommend actually ng mga makeup artist. Mag-lip gloss ka. Do you have lip gloss? Kasi mas maganda rin yung pick up sa camera. So, for the lip gloss guys, ito yung inirecommend ko sa inyo. Itong Everbella na Advance na lip gloss. Sobrang nice ito. And alam ko na umay na kayo, pero maganda kasi talaga siya guys eh. And then mga kabesi, syempre gusto natin mag-last ng matagal ang ating makeup. So, I will be using the Elena Setting Spray. Ito yung Stay Fresh nila. And this one will really help in locking your makeup. Yan. As in, set na ating pagmumukha. So, mga kabesi, let me just finalize the look and I'll be back. So, that's it mga kabesi for today's video. So, thank you so much for watching. I hope nakatulong tong video na to sa inyo to decide kung ano yung mga products na pwede nyong gamitin para sa inyong graduation picture shoot o kaya naman ay para sa inyong graduation. So, again, sa lahat ng gagraduate ngayong 2020, whether first quarter or third or last quarter ka ng taon gagraduate, still guys, gagraduate ka, okay? I-claim mo na yan. In Jesus' name, makakagraduate kayong lahat and ayun, haharapin nyo na ang real world after. So, ayun lang. Thank you so much for watching all the products that I have used and kung saan nyo silang mabibili guys ay nasa description box. So, if you are interested to try it out, ay check nyo lang description box kasi nandun lahat. So, ayun lang mga kabesi. Maraming salamat sa panonood. If you enjoyed this video, please don't forget to give this a thumbs up. And you might consider subscribing to my channel if hindi ka pa subscribe. Pwede mo rin ako i-follow sa aking mga social media accounts. I am May A. Layog on Instagram, Facebook, and Twitter. Again mga kabesi, maraming salamat sa panonood. And I'll see you on my next video. God bless us all guys. And bye!